mabuti ano, nahanap niyo ano po? Opo, mabuti nahanap po, kapitan pala. So, ang plano niyo, mag-aalaga kayo sa Palawan. Opo. Tapos, kayo po ay naninirahan sa? Season Pangasinan. Opo. Pero kayo, sir? Season din. Pero paano yung kamag-anak si Councilor Para? Di ka? Dali yung lolo nila at saka lolo namin. Magkapatid? Pero, dito siya sa Himalay. Dito sila sa Lukaw. Sa Lukaw. Pero kayo, nag-migrate na kayo dyan sa season. Tapos napangasawa niyo si Ma'am na taga Palawan. Pero dating taga Mountain Province. Ayun, actually Ma'am, yung mga nakaraang buwan ata or last year, parang meron na akong bisita na taga Palawan. Mm-hmm. Na ikwento nila, napag-usapan namin. So medyo nagkaroon na ako ng idea regarding sa history ng mga tao sa Palawan. Na parang nung mga unang panahon, 1969, panahon ni President Marcos, kumuha siya ng mga tao na titira sa Palawan. Virgin Islands. Settlers. Para magkaroon tayo ng tao doon. So, ganun. So, very, malalayo. Napakaganda nung ginawa ni President Marcos. Yan. So kayo ngayon yung beneficiary. So ay so malamang malalawak yung lupain niyo diyan. Meron naman. Ayun ano. So yun, ganun lang po. Ganun po yung gagawin natin pag plano niyo talaga yung sa RTL. Kakausapin lang natin yung mga tracking. And then kapag okay na, di antayin na lang natin yung August 2. Meron ka. Hahabol pa naman po. Basta i-construct nyo kagad. August 2 ang start ng... August 2 po yung pagmamature ng manok namin. Magsi 16 weeks. Okay. Opo. 16 weeks na at August 2. Opo, opo, opo. So for delivery na yon. Mm-hmm. Ayan. So, pero ngayon, ibibigyan ko muna kayo ng sukat ng poultry house na pang 1,008 heads. 1,008 heads. Thank you. Para pag-uwi nyo doon, ibibigay niyo na lang doon sa ano sa pamangkin niyo. Ayan. Yung pamangkin ko na sa London. Ah, okay. Imagine gusto niya kasi ayaw niyang mag-settle doon ng matagal. So, gusto niya na mag-start ng business. Oo, para pag-uwi meron na siyang ano. Anong pangalan po nung ano? Pamangkin niyo? Pamangkin ko ay Keith Powers. Ano po? Keith Powers. Keith Powers. Ah, ano 'yan? Baka anak ni Amor Powers. Hindi, yung father niya kasi ay foreigner. Foreigner. Wow. Ah. Ang sister ko yung mother niya. Yung mother niya, sister niyo. Ayan. So sila po ay taga Nara, Palawan. At nakikita niyo naman po, sila ay sumadya dito sa ating opisina sa ating barangay hall. Ayan. So dito po ako. Actually, katatapos lang ng session namin. Thank you, Pap. And then, Green, ipakita mo yung picture natin, yung dating Mang Mags, yung wala pang po. Ayan po. So, ganun na lang po. Ibigay ko yung sukat. And then, punta po kayo dun sa farm. May Google Maps naman po kayo. Itatawag ko po dun para papasukin kayo at makita nyo. Mamaya na. Pwede ba na? Oo, kayo. Hindi kasi mayroon pa kaming event. Mamaya. Opo. Basta ano po, yung housing nga lang po namin dun, ma'am, parang pumantay na sa floor, sa lupa. Pero dapat po elevated siya ng at least tatlong hollow blocks. Yung isa lang po yung nakalubog. Pwede ba siguro i-video ka? Pwede po. Para at least may idea na po kayo. May idea yung pamagawa niyo. Opo. Pwede po. Yan. Tapos, ano yung pangalan niyo pala, ma'am? Tini Dicano. NLAC po ako. Teacher po ako sa NLAC. Northern Luzon Adventist College. Season Arcacho. Arcacho season. Si Ma'am Tini Dicano, isa po silang teacher sa NLAC. Second to the last barangay sa Pangasinan. Bingen at sa La Union na. Ah, okay. Saan ang dan nun? Yung dito sa Pusurubyo season. Next. Yung gawa na ng simento. Yung bridge na mahaba, yun na yung last night. Second to the last kami, Agat, Arcacho.
Second to the last is Barangay Agat. Oh, and, oh yun, yun yung sa inyo. Oh. And then Artacho. Oh. Tapos ang susunod, Benguet na. Uh-huh. Ayan. So, Artacho kami, and then Agat. Okay. And then Benguet. Okay, so Benguet. Barangay Artacho sila, and then Agat yung susunod, which is the last barangay, ng season. Season last. Tapos time. Ang ano na, susunod na. Benguet. La Union. At saka La Union. La Union na. Yung tatlong province ang nagkukunit ka. Ano yung pangalan niyo, sir? Victor Lemuel Dicano. Victor Lemuel Dicano. So, ang mag-asawang si Sir Victor Lemuel at saka si Ma'am Tini Dicano. Ayan. Ayan. So, sila ay sumadya dito para mag-inquire regarding sa ating RTL at battery cages. Ano po? Ayan. So, ganun na lang po yung gagawin natin, Ma'am. Ano po? Pwede po ba namin nalaman magkano ang per head para makaprepare na? Yung isang head po ng manok natin, Ma'am, ay 360 yung pick-up price. Pick-up tapos yung price. Battery cages naman po, 156.25 pesos per head. So, imumultiply po natin yun sa 1,008 heads. Hindi po kasi pwedeng 1,000 lang kasi ano, hindi siya proportion. Dapat may 8 na kasobra. So, multiply natin, parang 157,500. Mm-hmm. Ayan. So, yung ano, kapag makagawa kayo ng housing at maayos natin yung tracking, mm-hmm. tsaka na lang natin pag-usapan naman yung tracking ng battery cages ko. Kasi, pag ganun lang din, pwede naman yung sasakyan ko. Uh-huh. At least, medyo makakaminus na tayo doon. Yung sa tracking pin lang talaga yung hindi ko hawak. Kasi nga mag-hire tayo ng tracking. Ayan. So, ganun na lang po, ano? Oh, sige po. Pwede ko po ba kayong i-request sa, ano, sa FB? Ay, sige po. Yung Lumboy, Sydney po. Opo, oh, nakita ko yung in-stock ko po yung inyong. Ay, oo, sige po. In-stock ko po yung inyong FB kasi dun sa agribusiness na YouTube. Opo. Nakita ko kayo doon. Opo. Feel ni Lumboy, so sabi ko, saka ko si Nerd sa FB. Kita ko kayo na, opo, opo. Magaling maghanap si Ma'am. Ingat yung mga scammer. Nabulaga na lang ako dito, may naghahanap sa akin. Oh, yun pala ano, mag-inquire sila. Ayan. So sila po ay taga Season Pangasinan. Si mamaya tatawagan na ako ng pamangkin ko eh. Sigurado. Kasi